Hi guys! Welcome to my channel again. So today, ibabahagi ko naman sa inyo ang aking Port Longinisa na siya kong pinagkikitaan ng konting-konti para sa, ayun, huwag lang maging tangkay dito sa bahay. So, okay na sa akin. Basta meron akong pagkita. So, ayun po. So friends, sana po mag-order din kayo. I-deliver ko sa inyo yung lunch box. Diyan. Liliban. So, umpisa na natin ang pagluluto. So, ito na guys. Bali, ito isang kilo na ground pork. Pork belly or kasim. Ayan. So, ito yung ating mga ingredients. Meron tayong minced garlic. 1.5 bulb ng garlic. Giniling ko lang siya para mas mapino, para mas madaling lumasa sa ating meat. Ayan. And then, meron tayong 1 cup ng brown sugar. So, this is 1 cup. So, optional kung gusto ninyo ay hindi mas matamis. So, okay lang. Pero sa akin, mas gusto yung garlicky and sweet na longganisa. So, ito yung aking ilalagay. 1 cup. And meron tayong water. Kasi para pag sobrang dry ng ating meat, lalagyan natin ng water. And also, meron ako na 2 tablespoon ng light soy sauce o toyo natin. Ayan. And then, meron akong 5 tablespoon ng cornstarch. Yan, para pangpakapit natin. And ito yung ating ground na garlic. Garlic powder. Ito yung ating garlic powder. And then yung ating salt. And also ground black pepper. Ayan. So basically, that's all we need sa ating longganisa. So ilalagay na natin yung ating garlic. Yun ang talagang pagpasarap dito. Mas maraming garlic, mas masarap. So yan, ilagay natin dito sa medyo gilid. Then, lagay natin yung ating sugar. Yun. Also, yung ating light soy sauce. Na natin siya. Okay. And then, yung garlic powder, salt, and black pepper. Ayan. And ilalagay natin yung ating cornstarch. Dahan-dahan. Ililipat ng electric pan. So, lalagyan ko muna ng 1 tablespoon ng water natin. Kailangan halong-halo para magtagpo-tagpo yung mga dapat magtagpo. Yan, kung hindi po kayo mahilig gumamit ng chopstick, ay pwede naman kami yung ganyan na lang. Iniwasan ko madumihan yung akin. Tinitipid yung gloves. So, haluin mo na lang ng chopstick na ganyan. Yan, kita mo guys, ang garlic niya talagang ano. Kitang-kita. Lagyan ko pa siya ng 1 tablespoon na water. Pero kung, siguro kung mataba ang baboy, hindi na kailangan ng water. Ayan. So, okay na siya, guys. Ilalagay muna natin sa ref para mag-set at ma-absorb ng meat yung mga ingredients. And then, saka natin babalutin. So, see you later, guys. So, guys, ito na yung ating ground pork na na-season ko na. So, galing siya sa ref. And then, magbabalot na tayo ngayon. So, ayan. Isa na natin. Ito yung ating balutan. So, tinitimbang ko siya. Bali, guys, ang aking longganisa ito, 50 grams kada piraso. So, yung binibenta ko na isang pack niya ay 5 piraso sa isang pakete, sa isang balot, at yun ay 100 pesos. Ayan. So, well, masasabi mong mas mahal siya doon sa binibili mo sa labas. But anyway, this is homemade. So, basta homemade, diba, wala naman tayong masyadong inilalagay na mga extender. So, ito na guys, ang isang balot, ganyan. And then, magbabalot lang tayo ng magbabalot hanggang sa ito ay matapos. At kapag tapos na, bago ko siya i-repack, magpiprito muna tayo para sa ating almusal para makita natin ang pagluluto ng skinless na longganisa. Well, anyway, I know that everybody know how to cook skinless longganisa. So, ayan. So, bali guys, kapag frozen na to, yan na ang pwedeng-pwede na yung ibenta. So, ito yung ating huli. And then, tapos na siya. Ilalagay ko lang siya sa freezer. Ayan. And then, nakahanda na yung aking kawali para tayo magprito. Ayan.
So, maglalagay lang tayo ng mantika doon sa ating frying pan. Ayan. And ipiprito lang natin sandali yung magkabila para mag-golden brown. So, guys, ito yung ating longganisa. Ayan. So, aalisan natin ang plastic niya and then ipiprito natin. So, guys, kasi nga homemade ito, di ba? And wala tayong nilagay na kung ano dyan. So, malambot siya. So, hindi ko siya gamitan ng tong at ano siya, napuputol. So, ito yung ginawa ko na mahaba. And meron din akong ginawa na spicy sweet longganisa. Ang pagkagawa ko niya ay yung maiksi siya at mataba. So, mas prefer ko yung ganong size. And isi-share ko din sa inyo next time. Kasi yung ganito na mahaba na kagaya yung nabibili, ginaya ko kasi yung size niya doon sa nabibili sa yung commercial, and medyo ano siya, mas delicate. Parang manhiba yung kamay ko sa init, ha? Ayan. And may make sure lang na kapag yung skinless ng ganito at homemade ang ating lulutuin, kailangan yung non-stick na pan ang gagamitin natin. Kapag medyo brown na yung sides, ititurn natin bago natin lagyan ng water. Cover natin. Bali, konti lang na water talaga. Para lang ma-steam yung inner part ng ating longganisa para maluto. So, ito na guys, yung ating longganisa. Luto na siya. So, isi-serve natin with fried rice, syempre. Kaya nga, ano, diba? Low silog. So, ito na yung ating rice. Lalagay natin sa isang side yung ating longganisa. Drakong coffee, pero lagyan muna natin siya ng toasted na garlic. Ayan. Plus, meron tayong dipping sauce na spicy vinegar. Ayan. And let's debour it. So, pero magtimpla muna tayo ng ating kape. So, ito guys yung ating breakfast. And, gagawa muna ako ng aking coffee. Ang coffee natin ay yung coping barako. So, lalagyan ko lang siya ng 2 teaspoon. Ayan. And then, lalagyan ko siya ng hot water. Ayan, yung fresh boiled na water ang ilalagay mo. So, iyan. And then, pagbaba niyan, okay na siya. So, guys, tapos na tayo maggawa ng longganisa. Tapos na rin tayo magluto. So, kakain na tayo ng breakfast. Ayan. So, ito na. Titigman na natin. Umupo tayo. Ayan. Para tayo magkaroon ng kaunting kwentuhan. Ayan, tara guys, upo tayo. Tayo ay kakain. So, dito na tayo kakain sa kusina. And, guys, this is my coffee. Ayan. Bali, ano siya? Yung kaping barako, nilalagay ko dito and then may hot water. So, ayan siya. Ganyan siya. Nilalagay ko siya dyan. And then, tumutulo lang siya. Yun na. Black. Then, you can have a pure black coffee. Cheers, guys. This is my black coffee. So, kakain na tayo. Tikman natin itong ating longganisa. Ayan siya, guys. Then, kakain na tayo ng breakfast. Kain tayo, guys. Let's eat. Masarap talaga guys, kakain ka na yung alam mong, yung kakainin mo, alam mo kung anong ingredients ang nilagay mo. Yung ganun. And also, yung pinaka-importante din, yung sarili mong timpla. Yung bang timpla mong tamang-tama lang sa iyong panlasa. So, yun guys. And thank you for watching. And enjoy your breakfast. And try this kind of coffee. Yung ano, yung kaping giniling, yung barakong tawag sa amin dito sa Tagalog. And then, ilalagay, mayroon ka lang strainer. Ito, napakagandang strainer nito ng coffee. Yan, very fine. And then, dyan siya tumutulo ng dahan-dahan yung coffee. And, yeah, you can enjoy your breakfast with black coffee. So, hindi mo na kailangan pumunta sa Starbucks. Bili ka na lang ng giniling na kape sa palengke, di ba? Cheers and have a good breakfast. And thank you very much guys dun sa mga dumadaan sa akin channel. Po dun sa mga
bago. Thank you very much. I appreciate it very much. And sana we stay together. God bless po. And kain na tayo. Cheers. Hot. Bye guys.